Okay, hi guys. Welcome to the Trading System ng Wyan Weekly. So, this is for the week ending January 12, 2024. So, naka 2 weeks na tayo, no? Ng 2024. So, medyo nawala tayo ng last few weeks. Medyo busy tayo, no? Bayaran kasi ng taxes ngayon, eh. But anyway, so same-same lang naman. Ganun pa rin, no? Market in general and then individual stocks ang i-check natin based on our parameters. So, if we look at the market, so, ang titingnan nating market ay yung S&P 500, yung SPX, PSEI, at saka pwedeng Bitcoin. So, looking at the chart ng S&P 500 that may affect our market, meron siyang mini retrace, no? And whether or not magtutuloy yan, titingin tayo dun sa candles niya ng higher time frame, meaning sa monthly and sa quarterly or 3M na ano. Ang critical na ano level kay SPX, itong level nitong previous candle niya para hindi siya mag-topish na pattern katulad nito, 'di ba? Doon sa na-discuss nating candlesticks. Ganito yung topish na candle, green, tapos yung next candle is below doon sa upper body ng candle. So, looking at the monthly, medyo hindi pa siya nagbe-breakdown. Pero dito sa ano, sa quarterly, kung titignan mo, yung current price mo na ano, nandun siya sa taas pa din. Kumbaga malapit na, no? Na. Tapos ito, may risk to ng double top. So, as long as this is above the level ng 4769, ito may double top siya na risk. Pwede pa rin siyang ano, magtuloy ng continuation niyan katulad ng ganitong itsura na pattern ng ano. Okay. So, kung nagtitrade ka ng S&P 500, you can trade this one, itong kanyang mini retrace. Ang gagawin mo lang na cut loss level mo ay yung 4769 na level. Which is, kapag bumaba kasi yung price dito sa level na to, magiging topish yung kanyang pattern. Okay. Now, going to PSEI, ang mga levels na tinitingnan natin kay PSEI, ito, no? 6450 at saka, yeah, 6450, which is the closing of the last candle, which is December 31, December 30, yung 29 ba ito, yung last trading day ng 2023. Okay. So far, looking at the candlesticks niya, ang bias natin ay continuation. Bullish continuation pa din. Siya, for at least for this month, ano? Kapag bumaba siya 6450, then that's already a topish formation. So, ang usually tinitingnan dito kaya do kay PSEI ay mga high breakouts na patterns. Which is, yun yung makikita natin sa karamihan ng ano ngayon, ng mga names, no? So, ito, gamitin lang natin yung ano ko, yung screener ko, no? So, dito, click na lang natin, lalabas dyan marami kang, ano, marami kang, kumbaga, makikita mo medyo maganda yung market kasi daming lumalabas dun sa screen. Okay. So, maraming setups kang makikita dyan. Pwede nating higpitan yung ating filter. Lahat lang ng candles na positive. Yung monthly or bullish candlestick yung monthly sa ka 3M. So, lahat ng... Tanggalin ko yan. Okay. So, natanggal na natin yung lahat ng, ano, ng hindi bullish ang higher time frame na candle. Tapos, pwede tayong mag-focus dun sa mga leader. Or pwedeng unahin natin yung ano.
yung mga eaters lang. Filter na, sort na lang natin yan. So, mauuna dun sa titignan natin itong mga names na to. Tapos, except for filler kasi wala siyang uptrend na time frame sa kanyang ano, sa short, medium, and long term na time horizon. Okay. So, punta tayo dun sa chart. First one is BDO. So, ang setup ni BDO ay high breakout. Ang hinihintay natin dito is gumawa ulit siya ng swing high. So, this is a high. May another two candles pa dapat dyan na lower than this one. Tapos, magbe-break above para mag-create siya ng swing high. Tapos, yun yung pwede mo maging trigger. Again. So, we can see, no, sa kanyang monthly, saka 3 months, this is a reversal formation, and this one is a bottoming out pattern, nag-bottom out na 3 months. JFC, ganun din, lang ni JFC, kaka-trigger niya lang sa mini retrace niya, this one. Tapos, continuation and continuation. So, kung pwede pa bang habulin to, no? Ang tinitignan mo dyan ay this one. Kung papasok ka dito, ang pwede mong cut loss level na is yung low nitong breakout candle. Okay? Pero mas maganda, dito ka dapat makabili, no? Sa kanyang trigger. Preferably sa open nung candle na to. But anyway, you can ano, pwede pa naman tong habulin. Metro Bank. So, we can see Metro Bank, reversal, continuation, tapos high breakout. Ngayon, kung habulin mo to, ang pinaka, ano dapat nito? Pinaka optimal na entry is this one, nung nag-trend shift siya. So, hindi na siya nag-form ng swing high para magkaroon ng either mini retrace or classic retrace man lang sana. So, ano bang next na ito? Malapit na. So, ang ano lang ito, huwag mo nang habulin. Hintay mo lang siya mag-create ng mini retrace. Okay? Si SM. Kung mapansin mo, puro ano pa lang, no? Hindi pa nagro-rotate yung market natin sa ano, sa mga basura stocks, puro index names pa rin, blue chips pa lang itong mga nakita natin yung nag-move, no? So, ito, naka-ano na siya, naka-mini retrace siya, pwede siyang mag-ano, kasi nagkikis siya papuntang classic retrace, eh. Pwedeng bumaba pa to dito sa, ano, sa below MA24, a classic retrace, no? So, pwede mong, ano na lang dito, ay this one, kapag nag-high breakout siya, no? Tapos makikita mo dito, meron pa rin eh, no? Bullish and bullish. So, yun. GT Cup. Si GT Cup, ngayon pa rin, naka-high breakout. Actually, this is a high breakout siya dito, no? Nag-break siya above ng previous na this is a swing high. So, pwedeng pumasok dito. Tapos, ang iyong cut loss level dun sa previous na swing low sa level na 597. No? Ayun. Makikita mo, no? Ganun pa din. Yun lang naman tinitignan natin, no? Continuation. And then, continuation. Parehong green candle. Ganitong itsura. Bullish continuation. So, yun yung nagbibigay sa atin ng parang bias na yun yung kanyang gustong gawin, continuation. Kasi yun yung nasa higher time frame niya. Ginagamit lang natin yung lower time frame na daily using our
trading system ng buy na setups to enter the stock or to enter the stock. Plus RCR. Ganun din. So, RCR. Hintay mong mag swing high para mini retrace ang entry. So far, wag mo lang habulin muna ito. No? Ganda ng pattern niya. Oh. Nag-reversal sa dito. Nag-bottom, tapos reversal, and then continuation sa monthly. ABS. So, ABS. Saka high breakout lang dito. No? So, medyo, huwag mo nang habulin, nakalarga na siya. Ganun din, no? Green-green pa din, no? Continuation candle, then continuation. So, may signs, no? Yung mga leading natin. Na, okay, ito, nagmi-mini retrace siya. No? So, pwede nang abangan sa mini retrace. Maganda pa rin siya. Based sa upper, ano niya, candlesticks. Upper time frame, no? FLI. Okay, FLI. Huwag muna habulin. Hintay mo ulit na mag mini retrace. Converge. Maganda din. Ito, hindi siya nag mini retrace pa, no? So, abangan mo lang siya sa high breakout dito. High breakout. Sa high breakout. PLC. Abangan mo siya sa mini retrace. Mabuti mo, maganda, oh. Continuations yung kanilang mga candlesticks. Okay, so may mga ibang high breakouts dito na hindi nasa leader, pero makikita natin, no? So, hindi siya leader. Tingnan natin yung marami siyang tawag ito. Ganyan. Ang ibig sabihin, maraming uptrend siya sa almost all of the short term, medium term, at saka long term. Na. So, nakita na, tapos natin yung mga leader, di ba? Ang next natin dito ay yung number 3 kasi, ibig sabihin, uptrend yan sa lahat ng time frame. Eto, uptrend yan sa 2 time frames niya. Time horizon, meaning pwedeng short term, medium term, or longer term na na-discuss natin dun sa trading system ng bayan. So, kung para-pare-pare tayo ng iniisip, pwede nyo panoorin yung ating trading system ng bayan na video sa YouTube. No? Nandun naman yon. Okay. Tapos itong mga 1, ibig sabihin, meron siyang uptrend in any of the time horizons niya. No? So, mas priority natin yung mga dalawang uptrend niya in terms of time horizon. Tayo kay San Miguel. Okay, si San Miguel katatapos lang ng kanyang dito, oh, classic retrace to, di ba? Below MA 20. So, nakalarga na to konti. Hintayin mo na lang kung mag ano, so far wala pa mag mini retrace. So, RLC naka high breakout na siya. So, hintay ka lang na mini retrace. Dito siya nag-high breakout. No? Last week pa yan, January 8. Sino pa? So, CNPF. Okay, CNPF, kaka-ano lang niya? Noong January 4, kaka-mini-retrace niya lang. Galing sa mini-retrace. So,
gagawa ulit yan ng pwedeng, ay, classic retrace pa to. Kasi ito, pwedeng mag-mini. O kaya high breakout. Double Dragon. So, nag-mini retrace si Double Dragon. Makita mo, no? Bottoming out, tapos continuation pa din. So, bullish pa rin yung bias sa higher time frame. Ano ba to? Date range nga natin. 6 months. Yeah. Okay. So, mag-mini retrace. Nag-mini retrace siya. AP. Ganun din, mag-high breakout na si AP. GMA 7. Oh, GMA 7. Meron siyang up na ganun. So, parang, ano, ang laki kasi nitong ano niya. So, malamang mag-mini retrace muna to. Okay? AP. Last na lang si Monde. Ah, si Monde is medyo delikado. Kasi nag-ano eh. Delikado siyang mag-breakdown dito. Mag-ano. Mag-continuation yung kanyang candlestick. Ganitong itsura ng continuation. Bearish continuation. Parehong red candle. Magre-red na siya. Eto. So, yung mag-close siya below the closing nitong previous candle. So, medyo wala na to. No? Unless umakyat siya dito above sa level nitong 8.41. Nandun siya sa ano, sa pintuan. Eh. Aha. Sige, check na natin iba. May time pa naman pala tayo. So, DMC. High breakout din yan. Okay. So, katatapos lang ng ano ni DMC. Katatapos lang ng kanyang mini retrace. So, pwede. No? DNL. Yun, nagbi-mini retrace siya. Creep. Kakaano lang ni City Core. Yan. Kaka-high breakout niya lang. AGI. High breakout din ng trigger. Emery. Kaka-high breakout lang ni Emery. Yan. Eto. So, pwede. So, makikita mo naman pagka nag-breakout dyan hanggang dito sa level na to yung ano dyan. Mababa lang. MWC. High breakout din. Tingin nga tayo na mini-retrace ito. So, medyo mahaba-habang setup to. Itong mga sila. URC kasi nagmi-mini retrace. So, to hindi pa pataas. Pag nag-cross to, pwede. Si MA3. MA3 is saka above MA8. Mini retrace. Here. LTG ay malapit na to magano kasi nag continuation tapos bottoming out eto sa 3 months. So pag nag cross tong pataas ng ganyan pwede. And then example ng classic retrace.
Ay, hindi. Si SMPH pala. Si SMPH, kaka-classic retrace niya lang dito. No? So, 1, 2, 3. Ang third candle kasi after nung ano, pwede pa eh. So, ang hinihintay na lang natin dito kung sakali man. Huwag mo nang habulin. Dito ka na lang sa high breakout niya. At this level. Pag nag-breakout dyan. No, ganun pa rin ha. Yung pagtingin natin ng ano, titingin ka sa 6 months. And then, titingin ka dito sa my left side. Tapos, 1 year. Titingin ka na next na resistance is this one. And then, tingnan natin 6 months kanina. Ito yung resistance niya, di ba? That's one. And then, 2 years mo and this one. Doon sa pinakataas na resistance yan. So, ganun lang tumingin ng ano, ng next na target mo from the entry point to the 2 to 3 na resistance niya. And then, ang cut loss level mo, siyempre, breakout candle na low or sa previous swing low. So, ganun. No? Yung mga nakita natin kanina, si JFC ba yun? Balikan lang natin. Okay. So, halimbawa, si JFC, dito na nga lang tayo para, ano, kitang-kita yun. So, halimbawa, si JFC, di ba? Sabi natin, kaka-ano lang nito, no? Mini retrace na may trigger. So, kung dito ka papasok, sa close na to, and then, sa opening na to, yan. And then, ang, ano mo, exit mo is pwede ka na dito sa previous na swing low. And then, ang iyong targets ay simulan mo sa 3 months. Wala kang resistance dito sa gilid. 6 months, nandito siya pero naka-breakout na siya. This one. Ito. Ito. Yan. Pero nasa taas na siya. So, 1 year, well, yun din. 2 years, wala. 3 years, wala pa din. So, mag-multi-year na na to na resistance nung 2019. Ayan. So, that's 3 years, no? And then 5 year, 10 year, 20 year. So, i-challenge niyan yung kanyang all-time high at this level ng 2019. So, at this level, ang pwede mong target dyan, no? Is 328. Ito. Ang ita-target ni, possible ni target niya, mga 23%. Tapos, 5. So, 5, 23. 4 ang yung, ano, risk and reward dyan. Ganun yan, no? Okay, so ganun yun na lang gawin sa ibang names na ano, na merong trigger tapos i-compare niyo yung pinakamalaking ano, risk and reward. Na-discuss naman natin 'yan sa ano, sa tawag doon, sa ating YouTube channel, no? Na series trading system ng Bayan series. Hey. So 'yun, basically 'yun lang naman ang ano, ang maganda sa market natin ngayon, no? Kung tiyan mo sa 2024 ang outlook kasi wala na yung risk na mag-increase ng rates, no? So, more on, hindi pa nila sasabing talaga magka-cut kami. Sasabi nila possibility na magka-cut ng rate. So, nasasabi nila yung ganong mga rhetoric kasi ang projection nila is nag-top na yung inflation. Kumbaga global inflation yun, not just the Philippines. So, more on ang ating, ano, ang ating, barring any, ano, any incidents pa ng war, pandemic, or whatever, na magne-negate nung magandang trajectory ng economies natin, no? Sa 2024, ang bias natin is maganda. Yun lang naman. Ayun. So, yun. Please follow us sa ating Facebook account, sa YouTube, and sa Investagrams, no? And mayroon na din tayong ano, mga reels natin and ano sa TikTok. Small, ano, pakinalang din. Ayun. So, this has been Mr. B
Signing off. Bye-bye.